cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, good morning po. Ayan, naghang ba ako bigla? Ito po ulit ako. Ayan, Tutor Rose. Ayan. Gusto ko po muna siyempreng batiin ang ating learners. Ayan, ang ating siyempreng parents. Ayan. At siyempre, ang iba't ibang teachers, no? Na nanonood po sa atin ngayon. At please allow me to, siyempre, greet din po, no? Ang aking co-ABM teachers sa SDO Quezon City. Siyempre, lalo na po sa aming EPDS, Dr. Joel Feliciano. Alam kong busy kayo ngayon, 'di ba? Kasi syempre compliance na ng mga projects, no? Kaya ayan, kamusta naman po ang mga estudyante ko na ABM Grade 12 sa San Francisco High School. Ayan. Sige, simulan na natin, 'di ba? Okay, ang bilis ulit ng panahon. Tingnan niyo po dahil week 4 na tayo agad, 'di ba? All right. So, we're on week 4. Ito na. Siguro maybe hinihintay niyo po, no? Inuli ko po talaga pricing strategies, okay? Again, this is Tutor Rose. Ayan, every Friday po, magsama-sama tayo sa Principles of Marketing 11:30. Ayan. So, at the end of this tutorial, you are expected to identify and describe the factors to be considered when setting prices, new product pricing, and general pricing approaches. So, ang dami pala, no, pag-pricing. Well, last week, yan, maganda rin yung topic natin last week, no, kasi we talk about the integrated marketing communication tools and strategies or kaya yung promotion, di ba? Yan. So, actually, tapos na natin yung traditional piece ng marketing mix, di ba, ngayong araw na to. Alright, so simulan na natin, ano? Ano ba pag sinasabing price? Kayo ba price conscious? Ako kasi, syempre, mami, no? Talagang inuuna ko yung price pag tumitingin talaga ako ng product or kaya service. Pero batiin ko muna si Ma'am Gertrudes Baltasar de la Cruz. Good morning po. Sana po kahit umuulan sa ibang part, no? Safe lang po tayong lahat. Though napakasarap pong kumain at matulog, di po ba? Pero samahan nyo rin ako, di ba? Ayan. Kasi mahirap to, yung iba hindi nila alam kung paano mag-pricing, di ba? Okay, what is price? So, price is the sum of all values that consumers give up in order to gain the benefits of having or using a product or service. So, syempre, sa normal, hindi lang naman laging money ang price, di ba? Pag nag-exert ka ng effort, ng energy, ng time, yun, price yun. Basta yung ano, no, gusto mo magkaroon ng isang bagay, yan, ito yung mga i-give up mo.
But of course, for consumers, syempre money yan. Now, bakit importante ang price? Kasi among the piece, no, in marketing mix, this is the only element, no, that produces revenue. Kung makikita nyo, product, nag-design kayo. Syempre, cost yun, ano? Promotion, ako promotion, napakamahal mag-promote, di ba? Distribution. So, lahat yun cost, ito lang talaga yung pera ay papasok sa company. Kaya, very important, no? Ako, narinig niyo po ba yun? Tingnan ko lang po, ah, bibisit ko lang. Andyan pa rin ako, hindi pa rin ako nawala. Kumulog po sa amin, di ba? Yan, in setting prices, ito po ating i-consider. Siyempre, hindi basta-basta, okay? So, we should consider the customer perceptions, no? Yung marketing strategy natin as company or organization. We should also consider the competition and siyempre product cost. Okay, so ang dami pa lang kino-consider. Now, simulan natin in setting prices. Unang-una, balik tayo dun sa strategy natin, no? Yung sa, ano bang gusto nyo po? Cost leadership, no? Ibig sabihin, lower cost kayo, lower price ang ino-offer nyo, or gusto nyo differentiation. Differentiation means, mas gusto nyo makikilala kayo because of your product's uniqueness or quality. So, ganito yan. Kung ganun po yung gusto nyo, so, let's go to value-based kung differentiation kayo. Ang maganda sa value-based, it starts with assessing the needs and value perceptions of the customers before setting the target price, before determining the cost and designing the product, no? Paano ba nalalaman yun? Nagmo-market research po tayo. Yan, huwag po kayong ano. Kaya kailangan nagka-conduct po tayo ng marketing research muna. Okay? Para malaman talaga natin yung needs and wants talaga ng ating customers. Now, yung isa naman na very, ano naman, okay rin po ito. Ako, sa akin, i-promote ko pa rin, no? Yung cost-based, di ba? So, in cost-based, we design a product, determine the cost, then we set the price, and ayun lang, no? We have to convince the buyers of the value. Kasi sellers, ano to, eh, no? Oriented to. Okay? So, ano ba yung value-based? No? It uses buyers' perceptions of value, not sellers, ha? No? Not sellers' cost as the key to pricing. Kaya makikita po yun sa survey questionnaire. Kung anong price sila willing bayaran yung ganong product qualities, no? Kasi sa survey po, nakalagay rin yung mga benefits or kaya features ng products nyo. Sa tingin ng customer, magkano yun, no? Anong how much willing silang ibayad doon sa product na yun. So, marketer cannot just design a product and marketing program, no? And set the price, okay? Dahil we have to consider other variables. Pero dito familiar kayo. So this is one example of value-based pricing, yung good value. So we aim here to combine quality, no, of the product and service at a fair price. Mahilig ba kayo sa value meal? Iba? Pag kumakain tayo sa mga fast food, siguro yun ang pinipili. Ako, lagi kong pinipili yun, no, value meal. So that's an example of good value. Value-based pricing. Tapos, yung value-added, talagang ito, evident, no? Meron tayong dinagdag value-added features and services to differentiate our product and will support the higher prices. Kasi titingnan ng customer yan, eh. Bakit mahal, no? Dapat mapatunayan ng product. Okay? Ayan. Ito, gustong-gusto rin ng mami, pero value-based pricing pa rin siya. Pag pumunta kayo ng mall, or kaya pumunta kayo ng mga groceries, may portion talaga doon. Everyday low pricing, yung parang kala nyo laging sale, talagang strategy po yun. Okay? So, charging a constant everyday low price. Talaga may mga items doon everyday. Tapos ito naman yung ginagawa, usually rin yung high-low, di ba? Pricing involves charging higher prices on every day. Tapos occasionally, magkakaroon kayo ng sale, di ba? Abangers ba kayo dyan pagka may sale, di ba? So, inaabangan natin yung mahal na price para pag nag-sale siya, ma-afford natin. So, these are types of value-based pricing. Okay po ba yun? Sige, tingnan po natin. Ayan, buti, andyan pa rin si Ma'am Gertrudes. Yan, so let's now go to cost-based. Though, kasi ako talaga, syempre, mas kumbaga, ano ba yun? I-recommend ko pa rin. Tingnan muna natin. Kasi maraming businessman, parang nafe-feel, but parang di ako kumikita, no? Kasi baka hindi maganda yung computation sa costing, no? Marami tayong nakaligtaan. Maganda pa pagka nagpa-pricing kayo, you ask the help of your accountant para yung iba't ibang cost, no, ma-take into consideration.
So cost based, of course, setting prices based on cost, no? For producing, distributing, and selling the product. So familiar kayo dito, nag-a-add tayo ng markup, no? Markup to the cost of the product. So again, pagka nagko-cost based po tayo, we should determine ano ba yung fixed cost natin, ano yung variable cost. Yung fixed cost, kaya nga siya fixed, kahit wala kayong operation, no, walang production, kailangan yung bayaran, no? No, yung utilities, 'di ba? Yung rent, no? Salary po ng mga ano, office ano, personnel niyo, no? So fixed cost 'yon. Syempre meron ring variable cost. So variable kasi depende siya doon sa level of production. For example, packaging and raw materials. So, di ba, kailangan natin ng help ng mga accountant. So, ibig sabihin, ang cost-based pricing, this is the product cost, no? Tapos, you add markup to arrive at your price. Okay? Now, this is the simplest method talaga naman, no? So, nag-add tayo ng markup. Okay? So, yung markup, so, depende po yun, no? May mga products na, halimbawa, for example, retailer lang kayo, hindi kayo pwedeng mag-charge ng 100% ng markup dyan, ano? Siguro 5 to 10%. Pag manufacturer kayo, yan medyo makakakomand kayo ng markup. Tapos, in, halimbawa, sa food, usually 100 to 200 pwede yan. Kung sa services, lalo na kung mga talents talaga, or kaya mga skills, yan, 100 to 200. So, kailangan pag-aralan nyo rin kung ano yung markup, no? So, tingnan nyo rin yung competitors ninyo. Okay? Tapos maganda rin po ito, i-compute natin yung break-even pricing. So, pricing or price at which total costs are equal to total revenue. So, babalik tayo dun sa fixed and ano, no, fixed cost and variable cost. Para we could arrive at target profit pricing. Siyempre, yung break-even, wala pa yung ano, profit, ha? Wala ring loss. So, ibig sabihin, if you want to earn a profit, dapat above doon sa point na yon, no? Sa break-even point. Yan. So, other pricing consideration, syempre yung marketing strategy and objectives. Sabi ko nga sa inyo, ano bang gusto nyo? Cost leadership kayo or sa differentiation, no? So, organizational factors, sino yung nagsiset ng pricing? Pag small companies lang, usually it's the owner, no? Kaya top management. Pag malalaking company, meron talaga silang marketing department for that, di ba? O market types, no? Yung market types natin, yung may pure competition, monopolistic, oligopoly, and monopoly. Siyempre, pag monopoly, alam mo na talagang ano yan, ano, kumbaga, nadidictate talaga ng isang company, yung ano, may monopoly nga. Though, ang maganda naman sa atin, may free trade tayo, generally, though may certain type ng monopoly and oligopoly, pero general naman, monopolistic tayo, yung competition natin dito. We can, kumbaga, set our price, no, freely. Ayan. Then, what else? Yung price, no, and elasticity of demand. So, don't forget po ang price perception siya. Okay, perception siya ng quality. Pag sinet mo yung price po na lower, no, ang perception ng customer, syempre, lower rin yung ano, no? May ganun talagang ano, perception, no? Lower quality. Pagka sinet mo yung price na mas mataas, ayun, kahit pa paano, ang perception ng customer, ayan, medyo mataas yung quality nyo, di ba? Tapos, elasticity of demand. Tingnan nyo po yung product nyo or service. Meron ba siyang elastic or inelastic demand? When you say elastic demand, any change in price, magkakaroon ng effect dun sa demand. And usually, pag tumataas yung price, bumababa yung demand, di ba? So, ayun. Siyempre, pag elastic yung demand ng product ninyo, eh, mahirap magtaas talaga ng price, no? Kasi maapektuhan yung demand. Pag inelastic, pero inelastic works for commodities. Though, yung pagiging ano po, halimbawa, sa prestige products, no? The more na nagmamahal sila, mas gusto ng customers, di ba? Halimbawa, ano ba yung mga pangarap niyong kotse, ng mga sports car? Ayan. Ah, o relo, di ba? Meron kayong alam na mamahaling relo, yan. Pag nagmahal lalo yan, mas gusto ng customers. Okay? Then, syempre, yung competitors, titingnan nyo rin po, di ba? Ano ba, gusto nyo ba, ganun, babalik tayo, no? Gusto nyo ba, hindi kayo nalalayo sa competitors nyo? Kasi pag yung price nyo ay mababa, no? Versus sa competitors, nako, yun nga yung perception, papas. Baka lesser yung quality mo doon sa competitor mo, ha? Or, pagka mataas naman yung price niya sa competitor, ayun, magkakaroon kayo ng perception na higher quality kayo. At syempre, yung economic condition, kailangan natin intindihin yan, ano? Doon ngayon, kahit pa paano, di ba, nakakabawi na tayo.
Now, so, halimbawa naman, paano po pagka nag-ano kayo, mag-introduce kayo ng bagong product or service? Ayan. So, pwede tayong may skimming and, ayan, market penetration. So, ano yung market skimming? Maganda to. Okay? Market skimming, ipaprice nyo po higher yung products and services ninyo. Mas mataas siya sa competition. Okay? Kasi nga, ang strategy nyo dyan, gusto nyo mas ma-perceive kayo, mas may quality, no, kaysa sa existing product. So, ayun yun. Tapos, kung gusto nyo naman ma-capture yung market, di ba? I mean, kayo agad yung bilhin, di ba? Ayan. So, you could use yung market penetration. That means, you charge your products, no, services ng lower price. Again, maglalaro ulit yung perception, no? Pag mas mababa kayo sa competitor nyo, so, ayun lang, i-consider rin natin yon, di ba? Ayan. Tapos, may tinatawag rin na product mix pricing strategies. So, product line pricing, for example, halimbawa yung laptop, pare-parehong laptop lang yan, pero depende sa specification, iba't iba yung prices, di ba? Tapos, meron ring optional product pricing. So, baka gusto nyo magbigay or mag-offer ng accessories. Sometimes, di ba, yung cellphone, mura lang naman yung cellphone. Kaya lang, mamamahalan kayo dun sa mga accessories na bibilhin ninyo. Ganun. Ano yun? Tawag yung strategy talaga siya. Meron rin captive product pricing, no? So, yung main product, ipaprice mo ng low, pero yung mga additional, yun yung higher. Usually, nangyayari po ito sa airlines, no? Ayan, di ba, nakakabili tayo ng mga budget, yung mga budget airfare tickets. Pero, talagang magmamahal tayo dun sa baggage, yung ganyan. So, ginagawa po yan. Tapos yung byproduct, it's really applicable to agricultural products. Diba may mga, aside from the main products, yung byproduct nun, pero halimbawa, pwede mong mabenta kasi yung main product niya. Yung product talaga ng mura, pero siguro, babawi ka na lang dun sa byproduct. Then, ito familiar tayo dito, yung product bundle pricing, no? So, sellers combine several of their products. Baka may nakikita kayo sa grocery, alcohol, may nakakabit, no? Na sabon. So, ibig sabihin, bundled yun. Well, isa pang objective kasi dun, pinipair po yung saleable doon sa mahirap ma-move na inventory. Siyempre, para mabawasan yung inventory ng product na yun. Okay? Tapos, ano mga product adjustment strategies natin, no? Siyempre, alam nyo to, discount and allowances. So, this is reduction in price. Pag nagbayad ka ng cash, may discount ka. Pagka bumili ka ng mas malaking quantity, may discount ka. May functional, may seasonal rin, okay? And promotional discount. Now, we offer both to our channel members and our customers. No? So, may tinatawag rin na customer segmented pricing. Actually, sa totoo lang, minsan tawag dito prices, price discrimination. Kasi isang product lang naman siya, same product or service, pero depende dun sa customer nyo. Iba't iba yung price, no? For example, usually yan sa age. Okay? Tapos product form pricing, so different versions of the product are priced differently. Then, location or geographic. Kaya nagmamahal siguro kasi, di ba, yung mga terms na FOB, yung mga ganyan, ano, yung mga taxes, kaya nagmamahal yung price sa iba't ibang location or ayan, iba't ibang lugar. Tapos, may time pricing. Di ba, mas mahal pag peak hours. Okay? Cheaper pagka, off-peak, ganun. So, time pricing po yun. Ang dami ng pricing, sana po, pwede niyo po itong i-review, di ba? Ayan. Ano pa? Ito, familiar tayo dito, psychological pricing. Ano ba yung psychological pricing? Mas cheaper, syempre, yung 99.99 sa 100 pesos, di ba? So, instead of pricing your product, halimbawa, 100, you'll make it 99.99. O kaya kahit 99.95, kasi di naman nagsusukli na ng 5, di ba? So, ayun po, psychological yan. Dahil definitely, mas mababa pa rin amount yung 99.99 sa 100, di ba? Ayun nga, may promotional pricing tayo na inaabangan ng madami. At syempre, yung geographic is also like the location. Yan. Now, may nangyayari na price cuts and price increases, no? Ayan. Yung price cuts, ayan. So, includes excess capacity, falling market share, or plan to dominate the market through lower cost. Kumbaga yung existing price mo, syempre price cut, no, babawasan mo siya.
No? Siyempre, excess capacity, marami kang inventory, kailangan ma-move mo yun. Tapos, yung market share para ma-capture ulit sila. Yung price increases, yan, successful price increase can greatly increase profits, no? Yun nga yung importance sa price, nandito kasi yung profit natin. Okay, so price, bakit ba nag-i-increase? Siyempre, inflation, yung cost, yung demand. Alam niya, pag tumataas ang demand, talagang tumataas rin po yung price. Okay? So, ito yung mga, ano niya, no? Yung mga dahilan kung bakit nagpo-price cuts and price increases. So, paano naman tayo magre-response sa price changes? For example, we can reduce the price to match competition. Kung ano yung binibigyan ng competitor natin, huwag na tayong lumayo. We could maintain price but raise the perceived value, do yung quality ng product. Then, again, improve quality and increase price and launch a lower price brand. Baka makakita kayo ng brand. Meron na tong detergent powder, ha, but nag-introduce sila ulit ng panibagong brand sa kanila rin naman. Ang purpose po nun, kasi may price sensitive na market. Para yun po, no, segmented yung pagbigay nila, halimbawa ng detergent powder. Yan, nakakita ka niyan sa market. Ayan. So, just want to show you na very careful tayo, no, when setting our prices. Kasi meron mga unethical pricing tactics, no. For example, ano yun? Price fixing, bawal po ito, ha. So, when sellers are talking to competitors in setting prices, for example, lahat ng competitors, 100 yun, pero pareho lang sila ng price, no. Fix talaga sila. So, walang choice yung customer, no? So, unfair sa customers. So, pumunta siya dito, pumunta siya doon, nag-inquire siya, pare-pareho lang. So, this is really, hindi nga lang siya unethical, hindi lang siya unethical, illegal pa rin siya, okay? What else? Yung predatory pricing, no? So, it's selling below cost with the intention of punishing competitor or gaining higher long run profits by putting competitors out of business. Bawal naman to, no, sa antitrust ano natin. Kumbaga, ipaprice mo talaga yung product mo na lower na hindi na makaka unfair competition. Okay? So, pero minsan ang masama rin ito. Paano pagka tinapatan ka rin ng competitor niyo, magkakaroon ng price war yan, di ba? So, as business, ayaw natin yon. So, isa pang hindi maganda, sa totoo, yung medyo na-discuss ko kanina, yung siguro overly, implementation, yung price discrimination. No? So, seller discriminates in his pricing if the seller manufactures different qualities of the same products for different retailers. Ito rin, maganda rin to isa, ayan. Ay, okay po. Yan, so nawala na ang aking screen. Well, anyway po, ayan. So, wait lang po napindot ko ata. So, sana po okay lang po silang lahat. Ayan, meron pa akong 5 minutes, no? Sige, tingnan natin yung ating yan. So, again, binabati ko po ang mga grade 12 senior high school students ngayon. Medyo mahirap na, no? I know. No? Relate ako. Relate much, no? Kasi parang ako ata rin nagbigay ng mga sobrang daming exercises. Okay? So, wait lang po, Ayan, parang na-tense po ang aking PowerPoint. Ayan. Wait lang po. Kasi gusto ko rin pakita syempre sa inyo ang ating konti na lang po yun. Okay? Ayaw talaga niya. Okay, sige po. Ayan, baka may mga questions po kayo. Pwedeng-pwede po natin yung anin, ha? Magko-comment lang po sila or kaya email niyo po kami. Yan, sandaling-sandali lang po. Tingnan po natin ulit to. Meron pa akong, 5 minutes ulit. Tama ba ako nakita kanina? Konti na lang, ito naman, di ba? Kaya yan. Kaya pa rin to. Okay? So, pero basta't, okay lang po ang lahat kahit nahihirapan na sa mga, sa mga tawag doon, sa mga requirements sa school, no? Huwag po kayong mag-alala. Magbe-benefit po kayo dyan in the long run. Diba? Pag yan, naging successful kayo. Nako. Okay? Nakikita na ba ang aking screen? Ayan. So, siguro, so bagitin ko na rin, ayan, yung deceptive pricing. No, napaka-ano po yan for the consumer. Iba pala yung price nyo talaga. So, illegal talaga siya, no? Ayan, nawawala po ako ata.
So when the seller states prices that mislead consumers. So misleading siya, no? Ayan, so hindi po pwede 'yon. So ito na nga po, ano, parang i-test natin yung knowledge natin dito. So this is true or false? So price affects the consumer's perceptions and product quality. Is it true or false? Pero talagang ini-stress ko 'yan, no? Syempre, it's true. So yun po yung una nating iisipin, no? Pagka nagbaba tayo ng price, nagtaas tayo ng price, no? Meron po yung effects perception ng customers. Okay, so market skimming is setting the prices lower in order to capture the market. Market skimming ba yon? Yung ano, mas mababa yung price na i-offer nyo? Ayan, tingnan natin. Yan, false, no? Kasi market skimming is charging higher prices for your products and services. Itong setting the prices lower, ito po yung market penetration. Ayan. Then, choose the letter of the correct answer. So, only element in the marketing mix that produces revenue. So, alam natin yan. Kaya special siya, no? Price. Opo. Kaya very careful. Kasi andito nga po talaga yung ating profit. Ayan. Then, the simplest pricing method, which is adding a standard markup on the cost of the product. Tanong pa kaya, ginugulo ko ba kayo? So, cost plus pricing. Actually, cost plus pricing is under the cost-based pricing. Tapos, yung, kumbaga, yung opposite naman niya, yung value-based pricing. Ayan. So, again, ang reference po natin ay kay Philip Kotler. Ayan. Ito po ulit si Tutor Rose. Thank you very much. Samahan niyo po ako kahit umuulan na Friday. Yan, 11:30 po. Okay? So, every Friday is Business Friday. And for comments, suggestions, yan, email us at edtech@deved.gov.ph. Alam nyo, next Friday, i-discuss ko naman sa inyo yung extended, no? Extended marketing mix bago po tayo mag-marketing plan, no? Yan. Kasi baka may mga mag-offer po sa inyo ng services. Okay po ba? Ayan, thank you very much. See you po next week. Ayan, ingat po. Thank you very much. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!